Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Isang resolusyon ang inihain sa Senado bilang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa napipintong investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa kampanya nito laban sa illegal na droga. Sa Senate Resolution No. 488 na inihain ni Senator Robin Padilla, hinihiling nito ang suporta sa dating Pangulo laban sa anumang investigasyon. Tinukoy sa resolusyon na makatwiran ang inilunsad na war on drugs ni Duterte dahil sa talamak na pagkalat ng illegal na droga. Binigyang diin pa dito na hindi kailangan ng dayuhang korte dahil may sariling justice system ang bansa. Naghain naman ng isang resolusyon si Senator Jinggoy Estrada para tutulan ang pagbuhay ng investigasyon ng ICC sa umano'y crimes against humanity sa dating administrasyong Duterte. May kahalintulad na resolusyon ang inihain naman ni Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo sa Kamara. May ginagawang pulong ang Coast Guards ng Pilipinas at United States para sa posibleng joint patrols sa West Philippine Sea. Sa isang panayam, sinabi ni Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for West Philippine Sea o WPS Commodore J. Tariela, bahagi ito ng freedom of navigation ng Estados Unidos sa Asia-Pasipiko. Dagdag pa ni Tariela na nais isama sa rules ng use of force ang paggamit ng laser technology, bagamat kailangan pa itong aprubahan ng Task Force on West Philippine Sea. Kinokonsidera rin ng Coast Guard ang pagpapalakas pa ng modernisasyon at pagdaragdag ng kanilang patrol vessels. Pahirapan pa rin ang paghahanap sa nawawalang Cessna plane sa paanan ng Bulkang Mayon sa Albay. Bagamat pinayagan na ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na makapasok sa paanan ng bulkan ng search and rescue team, hindi magiging madali sa mga ito ang pag-akyat malapit sa crater. Pahirapan din ang pagsusuri dahil sa makapal na ulap na nakatakip sa lugar. Noong Linggo ay may nakitang eroplano malapit sa crater ng bulkan, pero iginiit ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na kailangan pa ng beripikasyon kung ito ang nawawalang Cessna plane. Aalamin din ng CAAP kung bakit pumasok ang eroplano sa kinokonsiderang no-fly zone. Sakay ng eroplano ang isang piloto, isang crew at dalawang Australians. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongho, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.